Tatlong anak ang pinaaral ni Mark. Bagamat hirap sa buhay, hindi ito tumitigil na maghanap buhay. Isa din ako taxi driver. Tapos nag-waiter din sa country club. Then after that, nag-mekaniko. Hindi natin maiwasan. Meron at meron yung time na ganun talaga na yung sumuko ka na pero nagkakonfirm na tibay pa rin ang loob na go pa rin tayo. Kahit papaano is nakakaraos naman. Kaya malaking pasakit sa kanya nang mawalan ito ng trabaho taong 2021 dahil sa pandemya. Mahirap. Hindi ganun kadali na kumita ng pandemic. Kasi lockdown, walang pumapasok na trabaho. Tulad sa motor shop, alos walang paisa-isa, ganun lang. Dahil walang ibang trabahong mapasukan, nainganyo siyang pasukin ang paggawa ng aluminum hanger. Ito'y trabahong alok ng isang non-government organization sa Baguio City. Si Madam Janet ang sumuport sa akin sa paggawa nito. In-offer niya sa akin yun. Tapos ginawa ko, so nagustuhan naman niya yung design. Then, yun, tuloy-tuloy na nag-gumagawa. Not just focusing on the single mom, but we also have the single dad, right? Although, parang isolated case yung single dad eh. But it was open to those who lost their jobs during the pandemic. Yung mga, alam naman natin, dami nagsarang establishments. Madaling natutunan ni Mark ang paggawa ng hanger. Kada araw, nakakagawa siya ng 100 piraso. Kada bundle na ibebenta niya ng 300 piso. Livelihood, actually. Kasi I don't really earn that much from it. Balikpuhunan lang, tulong lang sa mga walang trabaho na gustong gawin ito. O, sakto lang pala supplies na ano, ay dyan sa ano. Oh. So, mapangdug. Sa ngayon, ay parami at parami pa ang mga single parents na nagtutulungan ng grupo. Jason Andaya, para sa Luzon, Headlines!